Oh my, sa laki. Oh my, sa dami ng flavors. Oh my, sa iba't ibang colors. Kaya naman, oh my rin, ang benta. Ngayon po nakakaubos kami ng 4,000 to 5,000 po a day. Ang paborito nating pantawid gutom, nagbagong kulay na. Tiyak hindi raw mauumay sa bagong bihis na siomay. Oh my, siomay. Iba-iba kulay. May pink, may blue, may green, and ito, totoong kulay. Talaga, iba ang ganito talaga. Curious ako malaman, ano ang bakit ganito at bakit siya may kulay. So, tingnan natin. Ina-assume ko lang na ito ay yung totoong siomay. So, tingnan natin kung ano lasa. Parang pork. Tingnan natin itong green. Ano ito, may cheese? Chicken? Fish? Hindi ko siya maulaan eh. Ito, kumain natin. Ang hirap ha. Nadula ko na lalasahan ko lang yung cheese. Siret, ano to? Okay, ito naman, kulay blue. Shrimp? Tuna? Tusit? Ah, ito para alam ko na to. Squid. Well, ito madali dahil squid. Nakita ko, ayan. Nagdagdag po kami ng ibang colors kasi po nalilito na rin kami. So sabi ko, mas maganda kung colorful na lang yung gawin namin. And then malalaman namin kung anong variants na siya. Mas eye-catching din siya sa tao. Para mabilis malaman ang flavors ng paninda, naisipan ni Love Rivera na gawing colorful ang kanyang ibinebentang siomay. Mula sa apat na ordinaryong flavors lang, umabot na sa napakadaming flavor ng siomay ang binebenta nila. Sa ngayon po, meron na po kaming 28 flavors. Nabebenta nila ang mga ito ng 10 piso kada piraso. But wait, there's more! Dahil bukod sa colorful siomay, mayroon pa raw silang pasabog. Wow! Siomay pa ta? Ba't ang lalaki? God, this is big! Is it siopaw? Actually, akala ko tinapay. Yan, lalaki, ha? Grabe naman to. Pag kinain mo to, pang ano na to, isang meal na. At mabigat. Solid ang weight nito mga giant siomay. Almost size ng fist ko, eh. O, yan, o. Oh. Bakit nga naisipan na ganito kalaki? Para walang agawan. Meron po kaming monster. Yun po yung malaking version namin ng flavored siomay. 4.5 inch. Ang grams po niya is 250 grams. Akala nila burger po pag kinakain nila. Ang bawat isang monster ay 80 pesos each po. Katumbas daw ng 5 ordinaryong siomay ang isang monster siomay. At kasya raw ito sa 3 katao. So, nag-try kami ng 100 pieces po nung una naming labas. Nagustuhan po ng tao. Actually, dito lang po sa garahe namin siya nag-start. Mula sa tusok-tusok sa garahe ng bahay, nakita nila ang potensyal ng siomay kaya nag-focus na lang siya rito. Nagpagawa rin siya ng bike cart para mailabas sa kanilang garahe ang kanyang produkto. At ngayong araw nga, gamit ang cart ay pupunta sila sa kahabaan ng sukat Upper Highway para magbenta ng kanilang colorful siomay. Pagdating sa pwesto, agad nilang inihanda ang mga gagamitin sa pagtitinda. At isa-isa na ring nagdatingan ang kanilang mga parokyano. Ayos, masarap. Lalo na itong color pink. May chicha sa loob, juicy, sobrang solid. Budget meal na rin siya para sa 50 pesos. Sobrang sarap po niya, saka medyo malimang ng pag... Parang may natutunan agad na karne sa labi mo. Yung siomay nila malaki. Tapos yung Java rice, masarap. Malambot yung karne, masarap. Tama-tama lang po yung lasa. Mayo lamang ng taong ito nagsimulang magbenta ng siomay si Love. Pero dahil sa mga kakaiba nilang mga pakulo, pumatok agad sila sa mga tao. Nagsisimula sila magtindahan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Sa loob lang ng 6 na oras, sold out na raw sila. Para mabilis malaman ang flavors ng paninda, naisipan ni Love Rivera na gawing colorful ang kanyang ibinebentang siomay.
Mula sa apat na ordinaryong flavors lang, umabot na sa napakadaming flavor ng siomay ang binebenta nila. Dati po kasi 1,000 lang po yung 2,000-3,000, sagad na po yan eh. Ngayon po nakakaubos kami ng 4,000 to 5,000 po a day. Kaya naman ang kita. Kinikita po namin sa isang buwan is malinis na po is 40 to 50,000 po. Nag-start lang ako sa 5,000. Yung 5,000 po na yun, allowance ko po yun. Kasi single mom nga din po ako. So, yung binibigay sa akin na allowance, bakit hindi ko siya gamitin para lumago? May dalawang anak na babae si Love. Kaya naman malaking tulong doon sa kanya bilang isang single mom ang negosyong ito. Tiyak. Kasi po, madami din po kasi ako naging negosyo. So, ito lang po talaga yung nagpatok sa akin. So, masaya lang po kasi ako kasi hindi ko po expect na ganito yung mangyayari sa buhay namin ng anak ko po. So, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng tumulong sa akin. Kaya naman payo ni Love sa mga pinanghihinaan ng loob sa negosyo. Pag nagnegosyo ka, hindi po agad magiging successful. Kailangan matibay yung loob mo para harapin yung mga magiging problema. Doon niyo po matututunan yun, yung magiging negosyante sa mga problema. Patitibayan po kayo niyan. Sa panahon ngayon, kapag mas kakaiba, mas trending. Kaya huwag kayong matakot na sumubok ng bago. Dahil baka sa pagiging iba nyo, mas makilala pa ang inyong negosyo.